Napalingon si Tyrone nang sumipol si Teo. Wala na muli itong magawa kaya nang bubulahaw sa opisina niya. Bakit parang may bisita si Mrs. A? Mula sa filing cabinet ay nakakunot noong tinignan niya ang pinagkakabalahan itong panoorin sa isa sa mga monitor ng screen sa harap nito. Ang bisita pala ni Andrea na tinutukoy ni Teo ay walang iba kundi si Lucio. Kumuyom ang mga kamay ni Tyrone kaya nalukot ang folder na kinuha niya sa cabinet. Anong ginagawa ng Lucio yun sa pamamahay ko? Galit na tanong niya sa kanyang isip. At saka paano nalaman ng lalaking yun na doon sila nakatira? Kabilin-bilin na niya kay Andrea ay sila lang dapat ang pamilya nila ang nakakaalam ng bagay na iyon. Ningisi-ngisi namang binalingan siya ni Teo. Pare, relax ka lang dyan. Namumula ka na ah. Baka naman, maheblad ka pa dyan. Inihambalos niya rito ang hawak ng folder. Pero pinagtawanan lamang siya nito. Nagtatagi sa mga bagang niya habang hindi niya maalis-alis ang tingin sa screen. Pinatuloy at pinaupo ni Andrea si Lucio pagkatapos magyakap ng dalawa. Pwede bang isumo bro? Nangaasar pang tanong ni Teo nang isum nga nito ang pinapanood nila. Kuha sa living room ang spot na iyon. Mababakas ang kaligayahan sa mukha ni Andrea habang kausap nito si Lucio. Alam mo, tingin ko sa gwapong mukha ng Koreanong yan, may gusto siya kay Andrea. Siya ba yung best friend ni Andrea na kinakainisan mukha mo? Usisa sa kanya ni Teo. Parang alam ko na kung bakit naiinis ka sa kanya. Tinapunan niya ito ng nagbabantang tingin. Nabanggit nga pala niya rito at tungkol doon. Sa tingin ko pare, insecure ka lang sa kanya. Wika pa ng kaibigan. At bakit naman ako may insecure sa lalaking yun? Humagalpak na malakas ng tawa si Teo. Hindi naman kaya na nagseselos ka lang? Napailing na lamang siya sa pinagsasabi ng kaibigan. Maya-maya pa ay ibinalik nila ang tingin sa monitor screen. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang kabigi ni Lucio ang asawa niya at agkat ang mga labi nito. Kung napatanga si Teo, siya naman ay parang tinadyakan sa puso na hindi niya mawari. Parang gusto tuloy niya lumipad patungo sa kinakaroonan ng dalawa at bugbugi ng walang hiyang lalaking iyon dahil sa pangangahas nito sa kanyang asawa. Kahit pa sabihin 3 segundo lamang yata naglapat ang mga labi nito, ay nagseselos pa din siya. Eksaheradong tumikim si Teo. Gusto mo bang ako na lamang ang umasikaso sa lokong iyan pare? Seryoso na tanong nito sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Tyrone. Samahan mo ako? Sa halip ay sabi niya. Wow! So, you are really jealous? Wika nito at saka ngumiti. Dahil kung hindi ka nagseselos, eh hindi mo ko ayayain para may katulong ka sa pambubugbog sa kanya. Shut up, Teo! I'm not jealous! Nakakalalaki lang ang gagong yan. Ako bahala sa kanya. Ha? Eh saan tayo pupunta? Sa resto pub. Sagot niya na ang tinutukoy ang bar nito na tambayan nila. Natawa si Teo. Sarado pa kami sa ganitong oras. Pero wala itong nagawa nang halos silahin niya ito palabas ng opisina. Dumiretso nga sila sa bar nito. Ito ang nagpresinta mag-drive dahil baka rin maaksidente pa sila dahil masyado siyang apektado sa nasaksihan. Habang nasa biyahe ay hindi niya maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Bago pa sa kanya ang mga nararamdaman niyang iyon. Hindi niya malaman kung bakit nakakaramdam siya ng selos at sakit sa kanyang nakita. Hindi naman mapakali si Andrea. Nakakailang tawag at text na siya kay Tyrone pero hindi pa rin ito nagre-return call sa kanya. Nakakaramdam na siya ng pag-alala dahil mag-aalas 11 na ay hindi pa rin ito umuwi. Panay ang buntong hininga niya habang puroot pa rito sa sala. Panay rin ang silip niya sa bintana tuwing nakakarinig siya ng ugong ng mga sasakyan sa pag-aakalang ang asawa na niya ang dumating.
Tinawagan niya ang daddy nito pero ayon kay Don Pablo, wala raw sa mansyon ang anak nito. Huwag daw siya mag-alala dahil baka kasama lamang ni Teo si Tyrone. Biglang naisip ni Andrea na tawagan si Teo. Nang sagutin ito ang tawag niya, sinabi nito sa kanya na matagal na naghiwalay ang mga ito. Sinabihan din siya nito na huwag nang mag-alala dahil uuwi daw ang kanyang asawa. Tinatawagan na uli niya ang cellphone number ni Tyrone at nang may bumisina sa labas, sumilip siya sa bintana at nang masigurong kay Tyrone nga ang dumating ng Montero Sport ay dali-dali siyang lumabas upang pagbuksan ito ng gate. Pagkababa ni Tyrone ng sasakyan ay agad na amoy ni Andrea na amoy alak ito. Saan ka ba nang galing? Bakit kamoy alak ka? Ayos ka lang ba, Tyrone? Inalalayan ni Andrea ito nang bahagya itong sumuray. Umakbay ito sa kanya at nginitian siya ng mapakla. Ikaw ba si Andrea? Ang asawa ko, ha? Napangiwi si Andrea. Mukhang hindi lamang ito basta nakainom. Halata sa pranalita nito na lasing ang kanyang asawa. Nagpasalamat siya na kauwi ito ng ligtas sa kabila ng kalisingan nito. Bakit hindi ka sumasagot? Oo, ako nga. Naiiyak na sabi ni Andrea. Hindi niya alam kung dahil sa natatakot niya o baka saktan siya nito dahil lasing ito o dahil nag-aalala siya ng husto rito. Idiniretso niya ito sa kwarto at hiniga sa kama. Hinubad niya ang sapatos at medyas nito. Ano bang nangyari? Bakit nagpakalasing ka? Kumilos ito upang kalasing sa pagkakabatones ang polo nito habang bumibirit ng all by myself. Napailing si Andrea. Sandali lang at ipagtitimpla kita ng kape. Binilisan niya ang pagkilos niya. Bumaba siya sa kusina at nagtimpla ng matapang na kape. Pagbalik niya sa kwarto ay wala nang damit pang itaas si Tyrone. Pilit niyang iniiwas ang tingin sa matipunong katawan ng asawa. Inilapag niya sa lamesa ang tasa ng kape at saka niya pinulot ang mga damit na hinuba ni Tyrone at inilagay iyon sa tubalan na nasa isang sulok ng kwarto. Pagkatapos ay binalikan niya ito. Eto na ang kape mo, Tyrone. Uminom ka muna. Wika niyang tinulungan ito makaupo. Pagkaubos ito ng kape ay pabagsak na uling humiga sa kama. Bumuntong hininga na lamang si Andrea at pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nahabag siya rito sa daddy nito at sa kanyang sarili. Umiiyak ka ba? Mahina at puno ng pag-aalala na tanong ni Tyrone. Nagulat si Andrea sa biglang pagbabago ng tono ni Tyrone. Hindi niya inaasahan na may kasamang pagmamahal ang pagbigkas nito sa kanya. Parang hinaplos sa malamig na bagay ang kanyang puso. Bigla ay parang gusto niya magsiwalat dito ng mga bagay na hindi naman niya maaaring sabihin dito, tulad ng usapan nila ng ama nito, ang nangyaring pagbisita ni Lucio at ang nakakabiglang paghalik sa kanya na huli. Pagkatapos, e basta na lamang umalis si Lucio nang hindi nagpapaliwanag kung para saan ba o ano ang ibig sabihin ng halik na iyon. Sabihin mo sa akin kung paano ko mapapawi ang lungkot at sakit na nararamdaman mo ngayon, Tyrone. Gagawin ko ang lahat, mapawi lang yun. Alam mo bang sobrang akong pinag-alala? Kung ano man ang problema mo, kalimutan mo na yun. Andito lang ako para sa'yo. Hinaplos ni Andrea ang pisngin nito. He was very handsome, but he also had a dangerous appeal. Gusto mo bang kantahan kita? Nung bata pa kasi ako, kapag nalulungkot si na mama at papa, nagre-request sila sa akin na kumanta raw ako kasi parang boses anghel ang mga boses ko. Nakakagaan daw ng pakiramdam. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tyrone. Inawit na niya ang isa sa mga paborito niyang kanta, ang When You Say Nothing At All. Andrea, wika ni Tyrone, saka siya kinabig palapit sa katawan nito.
Ramdam na ramdam niya ang mabilis na pintig na kanilang mga puso. Nanginginig ang mga labi ni Yang, naghihintay na mahagkan ng kanyang asawa. Ilang segundo pa lumipas, naglapat ang mga labi nila. Hindi niya alam kung paano tutugon dito, pero para may sariling pag-iisip ang mga labi niya at kusang tumugon sa masuyong paghalik ng kanyang asawa. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at unti-unti ay naging mapusok ang mga halik nito. Namalaya na lamang ni Andrea na nakahiga na siya sa kama at nakaibabaw rito ang kanyang asawa. Sa halip na umiwas siya at pigilan ang nagaganap sa pagitan nila, tulad ng inuutos ng isip niya, inagpaubaya si Andrea nang gumapang ang mga palad nito sa kanyang katawan. Napakaganda mo, Andrea. Namamaos na sabi ni Tyrone sa tapat ng kanyang tainga. Pakiramdam niya ay may gumapang na malakas na bultahe ng kuryente sa kanyang tainga at kumalat iyon sa buong katawan niya. When he kissed her again, the rest of the world faded away. Ipinikit ni Andrea ang kanyang mga mata at pinaubaya niya sa kanyang asawa ang bagong pakiramdam na iyon, ang puso niya at ang lahat sa kanya. Anong sabi mo? Lasing ka kagabi at hindi mo maalaala ang nangyari sa inyo ng inyong asawa? Grabe ka naman. Believe na talaga ako sa'yo. Ibang klase ka talaga. Kantiyaw sa kanya ni Teo. Humitit lamang siya ng sigarilyo at ibinuga ang usok niyon sa ere. Nakaupo sila sa rooftop ng TM Tower. So, what happened next? By the way, ano ang pakiramdam na makapiling mong iyong asawa? Nakangising, wika pa ni Teo. Umiling na lamang siya habang nagbubuga ng usok sa ere. Hindi ko alam. Ano? Anong ibig mong sabihin hindi mo alam, pare? Alam mong kahit lasing ang isang lalaki, malalaman at malalaman niya kung ang katabi niyang babae sa kama ay isa pang birhen o hindi na. Pagkatapos niyang idot-dot sa simento ang sigarilyo, ay pinitik niya iyon sa direksyon nito. Baliwala lang na umilag ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, pero wag na wag mo akong pagtatawanan, Teo. Sumeryoso ito at nagkibit-balikat. Huminga muna siya ng malalim. I was kissing passionately, and then suddenly, I pass out. Pag-amin niya. Wala rin siyang idea kung saan natulog si Andrea dahil pagkagising niya ay mag-isa na lamang siya sa kama. Ang akala ni Tyrone ay seryoso si Teo na hindi siya pagtatawanan nito, pero maya-maya lang ay umaalog-alog na ang balikat nito at lumobo ang mga pisngi na tila nagpipigil sa pagtawa. Tyrone! That's the most absurd thing I've ever heard. Wika nito na hindi na napigilang tumawa ng malakas. Sabi mo hindi mo ako magtatawanan. Reklamo ni Tyrone. Bro, sino hindi matatawa sa nangyari? Hindi yun nakakatawa. It was rather embarrassing, especially for Andrea. At gusto niyang murahin ang sarili niya dahil doon. Kung sa bagay, hindi nga dapat yun pinagtatawanan. Ang kaso, talagang nakakatawa. Tawa pa rin ang tawa ang kumag. Pero Tyrone, sa tingin ko, dapat humingi ka ng tawad sa kanya. I mean, bumawi ka sa asawa mo. How about tonight? Sinikmuraan niya ito. Puro ka kalokohan. Ikaw, alam mo, para kang timang. Ano ba nangyayari sa'yo? Mag-asawa naman kayong dalawa. Aba, baka nakakalimutan mo na isang buwan na kayong kasal, pero hindi pa rin nakukonsumate ang kasal ninyo. Natigilan siya. Totoo ang sinabi ni Teo. Pero sa papel lamang kami kasal. Tumawa ito. Kasal pa rin kayo, Tyrone. At saka sinaasal ninyong dalawa para na rin kayong totoo mag-asawa. Dahil kulang na lamang ay magsiping kayo para makonsumate ang kasal ninyo.
And let remind you, you have been depriving yourself for 1 month and 1 week. Ni wala nangyayari sa inyong dalawa. Ano ka ba, Tyrone? Huwag ka na magpakasanto sa iyong asawa. Napamura si Tyrone. Tumawa naman uli ito. Then he slapped his back. Pare, would you be horrified if I told you that? He glared at him. What? Na baka napapamahal ka na kay Andrea? Na hindi na lamang simpleng atraksyon ang nararamdaman mo para sa kanya. Baka pag-ibig na yan. Hindi mo man aminin, pero iyon ang totoo, Tyrone. Napabuntong hininga na lamang si Tyrone at malalim na nag-isip. Pakiramdam ni Andrea ay lalong lumamig ang pakikitungo sa kanya ni Tyrone. Dalawang magkasunod na araw na itong umuwi ng hating gabi. Parang hindi siya nito nakikita. Kahit tapunan ng tingin ay hindi nito ginagawa. Kahit nga pagsungitan nito sa pananadya niyang asari nito, pero mistula pa rin siya multo sa bahay na iyon. Pagising nila kinaumagahan, nang muntik nang may mangyari sa kanila, ay hindi na siya pinansin ito. Tuwing susubukan naman niyang kausapin ito, ay basta na lamang ito umiiwas o kaya itatalikuran siya. Hindi napigilan ni Andrea ang mapaluha. Namimiss na niya ang kanyang asawa. Oo nga at magkasama sila sa iisang bubong, pero parang napakalayo nila sa isa't isa. Ang akala pa man din niya ay magtutuloy-tuloy na ang namumuo nilang magandang pagsasama, ngunit hindi pala. Mariin siyang napapikit at napaiyak. Lumalabas na siya ang talo at bigo sa plano ni Don Pablo. At napakasakit niyon para sa kanya. Tahimik pa rin siyang umiiyak nang makarinig siya ng nakakabulahaw na ingay na tila nagmumula sa ibaba ng bahay. Iyak ng baby? Bumangon si Andrea at inayos ang sarili bago bumaba ng hagdan. Laking gulat ni Andrea nang bumungad sa kanya si Tyrone na may hawak na bata na sa kanyang tansya ay naglalaro sa 8 hanggang 10 buwang gulang pa lamang. Ang baby na iyong pala ang narinig niya umiiyak. Tyrone? Pukaw niya sa atensyon ng kanyang asawa. Pagkalito, ang mababaka sa mukha ni Tyrone nang lumingon ito sa kanya. Hindi ito magkaintindihan kung paano patatahanin ang bata. Andrea! Salamat naman at gising ka na! Please, tulungan mo naman ako! Kaninong baby yan? Nalilito na tanong ni Andrea. Hindi nito pinansin ang pagtatanong niya. May alam ka ba sa pag-aalaga ng bata? Tulungan mo ako, please. Ayaw niyang tumahan. Baka hindi na siya makahinga sa kakaiyak. Magkahalong takot at pagkataranta at pag-alala ang sasalamin sa anyo nito. Mabilis naman na nilapitan niya ito at kinuha ang bata. Ipinagtimpla ko siya ng gatas pero ayaw naman niyang uminom. Pinapatulog ko kaso lalo naman siya nagwala. Mukha naman siyang malusog. Wala naman siya lagnat pero ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Andrea, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Tuloy raw ang wika ni Tyrone. Give me a blanket or something. Utos naman ni Andrea. Blanket? Oo, tama ka, blanket. Napailing si Andrea. Isang sanggo lang pala ang makakapagtuliro dito. May rashes pala ang baby, kaya patuloy ito sa pag-iyak. Kaya mabilis na nilinis niya ito at pinalitan ng bagong diaper at pajama. Unti-unti humina ang pag-iyak ng bata hanggang sa tumahan na ito. Kinarga niya ito at pinatulog nang masiguradong hindi ito nagugutom. Kinantahan pa niya ito ng lulabay habang inihele. Sa sulok ng mga mata ni Andrea ay nakikita niyang pinapanood siya ni Tyrone. Sino nga ba ang dalang bata ni Tyrone? Kaninong anak iyon? At dito na po nagtatapos ang 5th kabanata na
ating kwento. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.